At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Tourist Spot sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ha? Sandali lang, Veronica. Oh, bakit pinig? May napansin lang akong mga robot na lobo. Parang naiiba ang kulay nila. Baka naman talagang nag-iiba ang mga kulay nila. Kumukupas na dahil medyo matagal na rin sila, pinig. Hindi, Veronica. Talagang may nakita akong dumaan dito sa likod natin na ibang klase ng lobo. Malalaki at iba ang paglalakad nila. Parang hindi robot. Ah, baka naman iniba ng mga programmer. Ginawa nilang kakaiba ang paglalakad. Ha? Veronica, tignan mo yung mga lobo na dumaan sa likod natin. Nang hahabol ng mga turista? Ha? Nasaan sila? Ambring, Basay at Binito! Ipahuli natin ang mga nagwawalang robot na lobo! Binito, Ambring! Dalian ninyo! Hulihin ninyo mga robot na lobo na yon! Bilisan ninyo! Ay, nako, tagumpay tayo. Maraming natakot na turista. Halingin siya. Akala nila, totoong robot na lobo tayo. Yung isa, umakyat sa puno ng kamatsilid. Hindi na makababa dahil maraming tinik. Ay, oo nga eh. Ay, nakita ko rin yun. Nahulog sa fish pan. Hinabol ng balyena. Ako rin. Yung nakita ko, nawala na malay. Kita ko ang panty, butas-butas. Ay sigurado, bukas, makikita na nila sa social media ang nangyari. May nakita akong nag-video kanina. Ay, nakaganti na tayo, kagawad. Nakaganti na rin tayo sa wakas. Ay, naku, kulang pa yun. Nalingin siyang, kulang pa yun. Ay, kulang pa rin, kagawad. Eh, ano ang susunod na gagawin natin? Bukas, doon tayo mag-aabang sa malapit sa gate. Ha? Bago sila makapasok sa barangay tourist spot, takutin natin sila para hindi na sila bumalik pa. Ha? Eh, ang galing mo talagang magplano, kagawad. Bilib na bilib ako sa'yo. Kalingin siyang ano yun? Parang may naririnig akong robot na hayop na papalapit sa atin. Kagawad, oh. Eh, meron niyang isang robot ha? Na leon. Ay, oo nga. Eh, ano bang ginagawa ninyo? Takbo! Ay, kagawad, hintayin mo kami, kagawad. Bunyeng, ano bang ginagawa mo? Tumakbo ka na rin. Halika na, bilis! Lulang siya, hintayin niyo ako. Huwag niyo akong iwan. Lula! Kapitan, ayon sa mga inventor ng mga robot na hayop, hindi raw tunay na robot ang mga nakita natin. Eh, oo. Sinabi sa akin yan ni Professor Ayungen. Masisirang barangay tourist spot sa nangyari, Kap? Oo, Veronica. Nakao. Iinim ko na. Tarantado ang mga yan. May nagsasabotahe sa proyekto natin. Sino kayang posibleng nagsasabotahe, Kap? Ay, papaimbestigyan ko ang nangyaring yan. Ipapahanap ko kung sinong nagsasabotahe. At kung mahuhuli nila, hilingin ko sa mga pulis na ipaubaya muna nila sa akin. At ako ang magbibigay ng parusa sa kanya. Alam nyo, Kap, ang daming natakot na turista. Yung iba, narinig kong pinag-usapan nila na hindi na raw sila babalik dito. Mapanganib daw pala dito, sabi nila, Kap. Ay, yan din ang narinig kong sinabi nila, Veronica.
Yaw, manda siya. Ipapaimbestigahan ko ito. Ha! Pagbabayarin ko siya ng mahal. Ipapasok ko siya sa sariling bunganga niya. Talaga ang karyong na yon. Hindi niya ako nakilala dahil sa itsura ko. Akala niya, turista din ako. Mga visit ang kasama ko sa bahay niya ito. Nakakainis sila. Ano kayang gagawin ko para bumalik ang maayos na turing nila sa akin? Teka, tama. May naisip ako. Ganun na lang ang gagawin ko. Magpapasagasan na lang ako sa boss. Gusto ko nang mamatay. At kung namatay niya ako, iiyakan din nila ako. Unyang pagi, ako ang iyong konsensya. Huwag mong gawin yan. Kundi, mapupunta ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno. Gortat, umuwi ka na, Kayo. Mag-usap nga tayo, sandali. Ano naman ang pag-uusapan natin? Hoy, Kayo. Halatang halata na ang pagkahilig mo sa Chase. Nagpaayos lang ako kay Josefa. Hindi mo na ako nakilala. Nagpa-cute ka pa na lumapit sa akin. Ay, hindi nga kita nakilala eh. Akala ko nga turista ka rin. Ang sabihin mo, mahilig ka talaga sa checks? Hindi. Wala kong hilig dyan. Huwag mo akong iparis sa iba dyan na hindi sila mapagkakatiwalaan ng kanilang asawa. Kasama ka na doon, Karyong. Ha? Ang lambing-lambing mong nagtanong ng pangalan ka o tarantado. Ay, talaga naman ganun kapag tourist guide ka. Lambingin mo sila para bumalik-balik sila. Nakaw, palusot ka pa. Wala akong tiwala sa iyo, Karyong. Matanda ka na. Mahilig ka pa rin. Kung hindi ka titigil sa ginagawa mong yan, magagaya ka doon sa napabalita na bangkay na natagpuan nila sa loob ng motel. Inatake habang nakikipagtalik sa chicks niya. Ha? Eh, hindi ko ginagawa yan, Punyang. Matino ang pag-iisip ko. May takot ako sa Diyos. Pati Diyos, idinadamay mo sa kalukuhan mo. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang mga ganyang istilaw. Kahit pit-pitin niyang itlog mo, hindi ka pa rin aamin. Eh, tama na nga yan. Tigilan mo na ako. Magbibihis lang ako. Babalik na ako sa barangay hall. Aba, tignan mo yan. Babalik ka dahil naghihintay sa'yo si Veronica. Ganun ba? Oo. Ay, hindi. Walang katotohanan yan, Punyang. Wala. Ayan. Tinatawagan ka na. Oo nga na. Kwan. Sino kaya itong tumatawag? Oo nga. Sandali lang. Huwag kang maingay ah. Hello, Veronica. Bakit ka na patawag? Sige. Pupunta na ako dyan. Magbibis lang ako. Bye. Huwag kang aalis. Ha? Kung ipipilit mo, susunugin ko lahat ng damit mo. Punyang! Eh, Veronica, natawagan mo na ba si Kapitan? Oo, kagawad. Sabi niya, pupunta na raw siya dito kaagad. Pagkatapos niyang magbihis.
Eh, pero bakit kaya wala pa siya hanggang ngayon? Nag-aalal na rin ako kagawad eh. Eh, kinakabahan na rin ako eh. Eh, mabuti pa, tawagan mo ulit. Eh, tinatawagan ko, pero unattended yung cellphone niya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Hindi kaya siya tinambakan ng mga kalaban sa daan? Diyos ko, huwag naman sana kagawad. Kawawa naman si Kapitan. Eh, di bale, kung hindi siya darating, eh, kami na lang nilambring, Pasing at Benito, ang magpapatrolya kasama ng mga pulis. Oh, sige po, kagawad. Ako na lang maiiwan dito sa barangay hall. Hihintayin ko si Kapitan. Oh, sige. Maiiwan ka na namin dito, ha? Naghihintay na sila Ambreng, Pasing at Benito sa labas. Oh, sige po, kagawad. Ingat kayo, ha? Umalis na si kagawad. Diyos ko, ano kayang nangyari kay Kapitan? Nag-aalala na ako sa kanya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Diyos ko, may masama na yatang nangyari kay Kapitan. Huwag niyo sanang ipahintulot, Diyos ko. Ayan, nalingin siya. Nakapasok na uli tayo dito nang hindi nila namamalayan. Ay, oo, kagawad. Tangang mga gwardya na yan. Shhh! Huwag kang maingay, alingin siya. May nakita kong mga pulis. May kausap siya. Pakinggan natin. Oo nga. Ano kayang pinag-uusapan nila? Narinig din naman ang utos ni Professor Oywin, di ba? Oo, narinig namin. Ilan ng mga lubo dahil may virus daw sila na kailangan maibukod sila. Oh. Virus na nagkakarawa sa tao. May virus pa yun, ha? Kagawad, huliin daw ang mga lubo. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo robot eh. Anong kinatatakot mo, alingin siyang? Eh, pero nakasuot tayo na parang lubo. Ha? Ay, baka pati tayo eh, huliin. At ang sabi, virus daw na nakakahawa ng tao. Eh, di tatakbo na tayo ng mabilis para hindi tayo mahuli. Sir! Umpisa na ang pagkulo sa mga lubo. Yes, sir! At ang utos ni Profesor na ayungin, sunugin sila sabay-sabay. Sunugin sila sabay-sabay. Para hindi mag-awa ng sakit ng mga tao. Huwag kayong makalala dahil nakapipiin tayo. Yes, sir. Hindi tayo. Bahawan. Yes, sir. Uriyan sila at sunugin na, kago. Yes, sir. Kagawad, narinig mo yun? Susunugin daw ang mga lobo. Eh, kung ganun, lumayo na tayo dito, alingin siya. Delikado pala tayo. Takbo na! Dumating ka na. Bakit ang tagal-tagal mo? Ayaw na akong palisin ng asawa ko eh. Tumakas lang ikaw. O ano, susunod ka pa ba kinakagawad, Gusting? Eh, andun na sila nagpapatrulya. Eh, kwan, mamaya pa ako susunod sa kanila. Magkwentuhan muna tayo. Ha? Eh, ano bang gusto mong pagkwentuhan natin? Ay, kahit na ano. Ikaw, ano bang gusto mo? Kung sana, yung mga nakaraan natin. Ay, sige, ikwento muna. Sige. Ay, Karyang! Ay, Karyang! Ang asawa ko. Ay, sige, maiwan na kita dito. Ay, babalikan kita mamaya. Susunod ako kina Kagawad Gusteng. Thank you.
Halingin siya. Pagod na ako. Gawad! Sumabahin na ang mga robot na lubo sa atin! Ililigaw natin ang mga humahabol sa atin, halingin siya. Magpapahinga muna tayo dito, kagawad. Lola, pagod na ako. Mahabutan nila tayo kung magpapahinga ka pa, Bunjay. Mahabutan tayo. Ayun ako, namayros na lubo. Lubo, banulin sila. Yung panunog na, kwan, putukan nyo sila para masunog nyo sila. Yes, sir. Sige, barilin. Babarilin tayo ng kwan. Babarilin tayo para masunog. Ay, sinaman ang mga kasama nating lobo. Nasunog ka agad. Aray ka! Sinamaan din ako. Masusunog na rin ako. Sinamaan din ako. Matutupok na ako. Malas. Matutupok na tayo. Mamamatay na tayo. Saan ako naroon? Anong nangyari sa akin? Nasa loob pala ako ng ospital. Ay, Benito, bumalik ng malay ni Kagawadaso. Benito, hombre, kayo ang nagbabantay sa akin. Anong nangyari? Bakit ako nasa loob ng ospital? At nakapipi pa kayong dalawa. Ano bang nangyari? Naku. Ano? Nakalimutan mo na bang nangyari sa'yo, kagawad? Ay, naku. Nagsuot kayo ng parang robot na lubo. At nadamay kayong nasunog sa pagbaril ng mga pulisenyo ng panunog. Oo. Naalala ko na. Sinabunding at talingin siya. Nasaan na sila? Naku, nakalabas na sila. Dahil hindi naman sila ganong nasaktan. Pero ikaw, sobrang pagkasunog mo. Salamat. At nabuhay pa ako. Hindi nahahaba pang buhay mo, Kagawad Asyong. Anong ibig mong sabihin, Benito? Ang bilin kasi sa amin ni Professor Ayungin, at kukunin ka na namin dito para tuluyan ng sunugin dahil punong-puno ka raw ng virus. Huwag ninyong gawin yan sa akin, Benito. Benito? Huwag. Ano pang ginagawa natin? Ilabas na natin siya at sunugin. Huwag. Maawa kayo sa akin. Huwag! Ngayon, nasa kamay ko na. Ang buhay mo, Asyaw, mamamatay ka na sa araw na ikaw. Ikap, my friend. Huwag mo namang ituloy ang plano mo. Huwag mo akong patayin. Gusto ko pang mabuhay. Napakarami na ng kasalanan mo. Kaya sisintinsya na kita. Benito, Ambreng, Paseng. Kap! Ibuos na sa kanya ang gas. Kap. Sige, Wag! Gas yan! Baka masindihan ninyo! Wag! Talagang sisindihan ko na para masunog ka ng animal ka. Parang awa mo na. Wag! Hindi na kita sasalungatin sa mga plano mo. Parang awa mo na. Nakaw, ilang beses ka nang nangako.
Pero napapakaw. Kaya ito na ang sintensya mo. Susunugin ko na. Huwag, papa. Huwag, patayin mo yung apoy. Masusunugan ko. Huwag, huwag, huwag! Mga gilim naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Barangay Tourist Spot sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!